Guys, welcome. Dito sa Santaro, ang reading nito for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Dragon. It's a dragon. Teka lang, tingnan ko. Bago kasi ito. King of Chalices. So, King of Cups to. More information sa'yo. Ace of Pentacles to. The star. Yeah, it's the star. And four of pentacles. And at the bottom of the deck, we have here the emperor. Powerful yung emotion. Yan yung nagbibigay siya ng push, drive. Diyan ang gagaling yung inner power mo, inner strength sa emotion mo. Intense yung emotion mo or with the King of Cups. Parang kang dragon pag na-in love, no? Na lumalabas yung parang monstrous side mo. Parang ba nakakatakot ka ma-in love? Kasi you're capable of doing anything just because of love. Pag na-in love ka talaga ng todo sa isang tao. Kasi mayroong dragon dito, yun. Ganito guys yung mukha ng Seraphim. Yan ata. Ganyan. Mahaba siya. Kaso lang yung pakpak. I think yung pakpak ng Seraphim, ano eh. Yung sa Angel, I don't know. Tingin ko lang ah. At saka anim ang pakpak. Ganyan yung tunay na anyo ng Seraphim. Pero, nag-shifting kasi yung Seraphim si. Ang ganda nun. Ang ganda lang sa picture ba? Ang ganda. So, yan. May pagkaano kay lumalabas yung pagiging defense. Protective, no? Protective mo. Or may pagka-territorial ka. Kasi Scorpio energy ito eh. King of Cups. Pagdating sa taong mahal mo, ano kayo, parang may pagka-possessive ka, very protective, and possible madali ka mag-sailors din. Huh? Yun ang kuha ko dito. Pero ikaw naman yung may control sa buhay mo eh. Ikaw yung may hawak ng fate mo, ng buhay mo. Kung saan mo i-direct yung buhay mo. Parang gano'n lang. Ikaw yung, well, powerful talaga. Powerful yung personality mo. Or mataas yung status mo. You are feared by all, by many. You are strong. You are... Para matinik ka, oh. Matinik ka. Para ba may tinik ka, no? Ganon. Matinik kang kaaway, may tinik ka. Yung ganon. With a rose here na may tinik. Ayun. Or pag you're in a relationship,
yung nakarelasyon mo, maghiwalay man kayo, pero nandun pa rin yung tinik. Nakabaon pa rin yung tinik sa kanya na yung ramdam niya pa rin yung sakit na yung break up niyo, parang ganyan, no? And merong sing-sing na parang pula, full of courage and bravery. Yeah, you're brave. Wala kang kinakatakutan, ikaw lang yung kinakatakutan. You're feared by many or all, no? Emperor and dragon. Kasi pagka nag-burst yung emotion mo, para bang delikado ka na klase ng tao. Lumalabas yung parang dragon, no? If there is someone you want to protect na importante sa'yo, or to protect your relationship, malabas yung parang monstro side mo, yung parang dragon in you. Ganun. Ano ba to? Upright. Upright siguro to. In reverse. Kaya tinan ko muna. I think it's in reverse eh. Reverse of. Sa ngayon, wala pang opportunity for a stable new beginning, or hindi pa tamang panahon for sure. With the Ace of Pentacles to eh. Oh, walang nakasulat dito Ace of Pentacles, pero alam ko Ace of Pentacles to kasi isa lang naman yung pentacle dito. In reverse kasi to eh. So, ayan. Kahit na wala pang something stable na sinisimulan ka with your person, yung hindi, kahit na hindi kayo nagsasama, kahit wala pang stability, kahit wala pang opportunity na magsama kayo, na mag-settle down kayo, yung ganyan, still hopeful ka pa rin yun with the star. You're still positive na magkaroon din sa inyo ng stability, na ma-possess mo din siya, na mapasayo siya, na maging secured and stable din yung relationship mo o yung connection ninyo. Teka lang guys, mag-ingay ka po. Ulit nga. You're stable. You're grounded. Pero yun nga lang, wala pang parang hudyat, an opportunity. Or maybe you're not ready yet, or both of you, no, no person mo, to start something stable, yung magsama kayo. Pero still hopeful ka eh, kahit na wala pa eh. Kahit wala pang mga signs, kahit wala pa. Kahit wala pang nangyayaring new beginning sa inyong dalawa, you're still hopeful and positive and inspired na mangyayari to. Itong gusto mo na mapasa kanya, na mapasayo siya. Ayan. Na maging secure din or maging positive pati yung future together, na you will have a future together, na you will have a positive, a bright future together, a stable, secured life together, yung ganon. Main energy mo. Eight. Actually, palang to eh. Three, ano ba to? Upright ba to? Upright ba yan? Three of Pentacles. In reverse talaga siya, guys. In reverse siya.
So, tama yung pagdampot ko. Eight of Pentacles. And the Three of Pentacles in reverse. Actually, when it comes sa connection ninyo ng person mo na yan or sa personal life mo all and all, may mga obstacles with the eight, no? May delays. That's why wala pa, oh. Wala pang new beginnings sa inyo. Para bang ang hirap mong ma-recognize. Hindi ganun kadali. Kahit sa work, kahit sa kung saan man, may mga pinagdadaanan ka muna, mga challenges, hirap, hindi kagaya ng iba na marating nila yung success, achieve nila yung mga goals nila na mabilis. Nakukuha nila agad yung gusto nila. Ikaw, para bang pinapahirapan pa, no? With the number 8 here. Na kunwari kikita ka ng pera pero kailangan mong paghirapan yun, kailangan mong pagtrabahuan yun, hindi sa magaan na paraan kundi through hard work. Kailangan mo talaga magbanat ng buto. So kung emperor mo yung energy mo dito, nagsisimula yun na strong yung personality mo. You are the one who is in charge of your own life. And pwedeng mataas na yung position mo. It's because you work hard for that. Pwede din. You are a respected person. You are feared by many. Mm. Pero when it comes sa... yun nga eh, hindi ka madaling ma-recognize, guys. No? Kasi, para bang yung Saturn, yun ang nag-influence sa buhay mo. Lalo na siguro sa finances, operahan, sa career mo. Pwedeng second house mo ay sa astrology, ha? Saturn, ruled by Saturn. That's why sa profits ba? Parang natalo ng Saturn yung Jupiter sa ano may. Pagka malakas sana yung Jupiter, kung ruled sana ng Jupiter yung second house, mabilis mag-ano yan eh. Mabilis kang mag-succeed, mabilis kang mag-expand, mag-grow, mabilis kang ma-recognize. Kaso lang parang kontrolado ng Saturn. Alam nyo guys, yun yung evil planet, yung Saturn. Yung nag-rule ngayon, yan ang pinakatakutan ng mga ano eh, yung mga sa astrology, yung mga marunong sa astrology, yung Saturn na planet. Kasi yan yung planet of karma, bad karma. And the least obstacles, challenges, hindrance, parang pahirapan ka ba? Ganon. Ma-recognize ka man, pero dadaan ka muna sa butas ng krayong. Ganon. Or madami ka pang pagdaanan. Mga ganyan ba? Kaya, kung kumikita ka ng pera, pinaghirapan mo yan. Hindi yan sa madaling paraan. Talagang may hard work, may effort. So, halos lahat naman ang mga any source of income, di ba? Kadalasan, pinaghirapan talaga yan. Maliban lang kung ano ka na eh, stable. Yung meron ka ng mga investment na nagpapapasok ng pera sa'yo. Na hindi mo kailangan magtrabaho. Meron kang business na yan ang nagtatrabaho sa'yo. Or investment. Kadalasan talaga investment. Na you could earn money. Pero pag investment, ang alam ko, hindi ganun kalaki talaga yung ano,
yung return. Pero, pag marami naman, di ba? Depende din guys eh. Pero alam ko eh. Hindi kagaya ng business na pwedeng araw-araw ang kita, mapapaikot mo, di ba? Yung na mapaparoling mo yung capital na palago mo, mabilis siyang lumaki yung pera pag business. Pagka ano kasi investment pang long term yan. Kunwari annually, mga ganyan ba? Annually yung kita, mga ganyan pag investment. Pero depende din kasi yan guys eh. Depende sa investment na. No? So yan. Hindi din kasi ako ganun ka-expert dyan eh. So mga ganyan. Pero I love doing the thing. Kaso lang, masaya magnegosyo pag siniswerte ka. Pero pagdaanan ng ano, ewan. Pero masaya pag nasanay ka na. Masaya, di ba? Sa mga nagninegosyo dyan, masaya. Para bang ma-enjoy mo pagkahiyang ka. Yung nga lang, depende din kasi kung hiyang ka sa business na yan. Energy ng person mo. Uy, ano to? Blood. Parang death card ay. Six. Ay, four. Six. Six to. Six of swords. May blood na nakasulat dito. Teka lang guys. Six of swords to. Ang nakukuha ko dito, para may sinacrifice yung person mo kasi merong blood. Para lang maging peaceful yung isipan niya. Meron siyang sinacrifisyo para lang makamit niyong katahimikan. Para lang matahimik na yung isipan niya. Para lang makaiwas stress, yung ganyan. May nilayuan tong person mo na to. Ano pa yung energy ng person mo yan? Ano yung energy niya? The sun. And, teka lang, tingnan ko muna itong ano to? Si Kim ano ko? Daikri. Teka lang mo. Pero isa the sun yan eh. Si Kim. Ang hirap nito mo siya ngayon. Spanyol to eh. La Fuerza. Screen. Ano to? Daikri. Ayaw mo kung ano yan. Nakasulat dyan. Pero based sa picture na lang magbabase, no? Pwedeng
pinanganak ng Year of the Snake tong person mo kasi parang ahas pa, parang snake, no? Or para siyang seductive, no? Or sexy, no? Sexy yung katawan, kung babae, kung lalaki ay hot yung katawan, yeah, kung lalaki ay hot yung katawan, no? Macho, mga ganyan. Wala kita nyo guys kasi parang nag-shed ng skin, you know, so naging ibang person na to, nagpalit ng anyo na itong person mo, so pwede nagpapalit siya ng anyo or nag-shed nga siya ng skin. Teka, naging ibang person na siya. Nagtagumpay itong person mo with the sun na mabago yung sarili niya, na mabago yung buhay niya, na maging ibang tao na siya, yung ganun. And matapang. The sun, brave, courageous, daring, confident. Parang may dark, something dark sa person mo. There is something dark here. Ano yung dark sa person mo? May dark, may something na dark. Ano yung dark na yan? Parang may dark side, may dark. Two of Pentacles. May dalawa siyang personality. Pwedeng ganon. May dalawa siyang pagkatao. May something na dark sa person mo, sa personality ng person mo. Nasi-shed siya ng skin pati. Ano yung person mo na yan? More information sa person na yan. So may something na dark dyan sa person na yan. The Dermit. Ngayon ko lang itong ginamit ata yung card na ito. And Nine of Swords. The Hermit, though, for sure. May hinahide, may tinatago tong person mo na to. Mas gusto niya mong pag-isa siya. Naging aloof. Baka aswang. Baka may tinatago to yung person mo with the Hermit and these cards. Parang dalawa yung personality niya. Yeah, it's true. Pentacles. Or with the Two of Pentacles energy, ay nagja-juggling yan, hindi makapag-decide-decide. Or talagang may dalawang personality yan. May takot to na malaman yung sikreto niya. Kung ano man sikreto nito. Masabi ako baka aswang. Or nag-ibang anyo siya, baka nasi-shifting siya. Or may kakaiba sa person mo na to. May eclipse pati, oh.
May pagka-demonyo ba yung person mo na yan? Tinanong sa ibang card. May pagka-demonyo ba yung person mo na yan? Ay. One more card kasi pwede. May pag-demonyo ba yung person mo? Nasa devil na ano? Demonyo ba yan? Hindi naman. Hindi naman daw. Like, ano ba tong person mo na to? May dalawang personality. May dalawang personality to. Para bang may disorder yan? Wala naman. Parang dalawa yung personality niya. Nag-iiba-iba siya ng personality or more, two or more personality. Parang ganun. Ano ba yung may pagka-elemento ba yung person mo na yan? May pagka-elemento? Pwedeng engkanto? Engkanto yung malapit yan eh. Pang pag-aswang. May pagka-elemento yung person mo na yan? Ay, biga. Hindi yan. May pagka-elemento yung person mo na yan? Oo. Oh guys, may pagka. Hoy! So, alam mo yung elemento, guys. Kasama na yung aswang dyan. Engkanto. Tingnan natin. Engkanto ba yung person mo yan? Engkanto? Okay na yung engkanto kaysa sa aswang, ma'am. Engkanto ba yung person mo na yan? Hindi siya engkanto. May pagka-elemento. Kasi nag-shifting siya, oh. Parang, pwede, malapit yan ay aswang, no? May pagka-elemento. May sekreto yan na kinakatakutan niya malaman ng iba. You know? Yan yung parang dinidipensan niya. Actually, it's Nine of Swords. Yan yung kinakatakutan niya na mabuking, na malaman ng iba. Tinatago niya yan. Ang gusto niyan, guys, ay mapag-isa siya kasi natatakot siya na mabuking, na malaman ng iba yung sekreto niya. Yung totoong pagkataon niya. May pagka-elemento nga siya eh. So, ano bang klase ng elemento yan? Ayaw kong usap tanongin kung aswang. Manala, guys. Ano kaya ang klase ng elemento yung person mo? May pagka-elemento. Yun ang oo daw. May pagka-elemento siya. Oh, dalawang cards. Pwede nga. Okay, klase ng elemento yan. Di ba may capri, may duwende, may engkanto, may isa lang yung engkanto at diwata. May kung ano pang klase ng elemento. Hindi daw siya ng engkanto. Hindi daw engkanto yan. Ano klase ng elemento yan? Fairy? O so, ano man? Anong klase ng elemento yan? Demonyo ba yung person mo? Ay, tinanong ko, hindi naman daw. Pero may pagka-elemento yan. Parang elemento. Ayaw niyo malaman. Anong meron sa person mo na yan? Anong meron dyan? Ano yung ayaw niyong malaman? Ayaw niyong mabuking? Ito. Ace of Cups.
Also the Ace of Cups, yun mo na yung ayaw niya mabuking. Four of Swords, na nanghinayang siya. So yun pati, na nanghinayang yan. Na miss niya opportunity with you. Parang sinayan niya yung opportunity na nagkaroon ng blessing sa buhay niya, which is you, na parang tinaken for granted niya. Na hinayaan niya lang na mawala yun sa kanya. No? Kaya, na-stress yan kakaisip. Possible na palagi nag-wonder yung isipan niya. Palagi siyang balisa, no? Or yung hindi makatulog ng maayos. Stress yung isip niya eh. Mayroon pa yung kinakatakutan na halaman. Ano yun? Ano yun? The Magician. Pwedeng mangkukulam yan. Or ano siya? With the Magician. Mangkukulam ba yan? Mangkukulam siya. Mangkukulam. Mangkukulam nga siya. Yes. Oo. Yun yung kinakahiya niya. Yun yung tinatago niya. Yun yung ayaw niyang malaman na iba na makukulam siya. So, parang elemento din yan. No? May pagka-elemento nga kasi. No? Hindi siya elemento talaga. May pagka-elemento. Kasi, nakipag-deal yan sa mga elemento. You know, yung makukulam kasi guys, minsan nag-utos yan sila ng elemento din. Yung mga elemento, alam niyo yung mga elemento. Yung mga nasa nature, katulad ng tiyanak, pwede yung mga elemento, na kung ano mga elemento yan, iba-iba yung elemento. Ewan ko lang kung yung engkanto nautusan nila. Hindi nila mautusan yung engkanto. Pero yung elemento na iba, yung mga harmful na elemento ba? Iba-iba kasi yung mga elemento na yun. So yan. Mangkukulam pala siya. Or pwede din na gumagamit siya ng mahika, ng spells, or love spells, yung ganyan ba? So, kung hindi man ito nagsishape-shifting, hindi lang siya nag... pwedeng nagbago itong person mo to. Nagtagumpay siya na mabago yung sarili niya. Nagtagumpay siya na mabago na yung sarili niya na kumbaga umalis na siya or tinalikuran niya na yung gawain na masama, yung darkness, yun ang ginawa niya. Yes, tama nga. Kaya pala dati para siyang snake, para siyang ahas, no? Traitor and parang snake ahas. Nagpalit na siya ng anyo. Nag-iba na siya. Nagtagumpay siya na baguhin yung sarili niya. Yeah, nag-succeed siya na baguhin yung sarili niya na talikuran na ang masamang gawain. It's because para swerte na siya sa buhay, para umanig na yung swerte sa kanya, yung good luck, yung ganyan lang. Kasi malas daw yan, guys. Kung may pamilya kayo na ganyan, sa tingin ko, magdadala lang ng kamalasan yan sa inyo, yung mangkukulam yung pamilya.
Yun ang alam ko kasi mismong mangkukulam ang nagsabi niyan sa akin na malas daw iyan. Minamalas daw siya kahit anong sikap niya. Malas daw talaga. So, kung pamilya niya yung mangkukulam, malamang magdadala din talaga ng kamalasan niya sa inyo. Kahit dun sa Dumaguete, sa kwento ng asawa ko, yun nga daw, ayaw nila na pumunta yung lolo nila. Lolo ba yun? Basta kamag-anak nila yun. Parang lolo niya na tao. Basta ganun. Parang nasa, basta kamag-anak nila yun. Pero lolo ang tawag niya, syempre. Ang pangalan daw nun ay si Turib. Mambabarang naman yun. Para bang ilag yung mga tao dun. Tsaka ayaw kahit yung mga anak ni ng mangkukulam na yun, ng mambabarang na yun. Para bang ikinakahiya siya. Or parang tinatakwil. Parang hindi nila magulang, ganyan. Tapos parang malas daw talaga sa buhay. Malas daw sa buhay. At saka yun, ang sabi dun, kwento na sa, yun daw, wala daw makakatalo dun sa mangbabarang na yun. Madami daw pinatay na mangkukulam, mangbabarang din na ano. Kasi naglalaban-laban yun sila, nagkatalo-talo yun sila. Kung sinong malakas. Alam nyo naman, mayayabang yung mga yan. Kaya nag-aaral yun ng mga ganyan-ganyan. Kasi, mga ano yun sila, parang mga, yun ang may pagmalaki nila. Yung ganun. Yung parang pinagmamalaki nila yan na yung mga kakayanan na ganyan. Yung ganyan. So, parang pataas-taasan ba? Yung mga ganyan kasi guys, para bang walang pinag-aralan. Yung mga ganun. Nakala nila nakaka-proud. Yung mga ganun. Pero kinakahiya ng pamilya nila. Tsaka malas daw talaga. Yun na ang pinagkakitaan daw nun. Yung may, pag may magpagawa. Kasi pag magtanim naman daw yun, hindi daw namumunga yung tanim niya. Parang pinipiste. So, naikwento ko sa inyo. Yung tungkol kay Turib. Mambabarang joke lang. Baka mamaya yung anak nito, yung anak ni Turib, narunood ba? Pero patay na yung matanda na yung sa katandaan daw. Namatay na din daw yun eh. Dahil sa sobrang katandaan. Pero wala daw makatalo sa kanya. Sa gawain na ganun. Yung... Ay. Tag-isang buwan daw yun sa ano eh. Sa kuweba pag kwarisma. Doon daw siya gumagawa ng lana niya. Yung lana yung parang oil ba. No? Galing sa niyog. Doon daw siya nagluluto ng lana niya. Doon daw siya gumagawa. Parang wala pa atang kain-kain yun. Yun ang punto. Tinalikuran niya na yung masamang gawain, guys. Kaya pala. Actually, guys, iba yung dragon sa ahas, ha? Iba yan. Iba yung snake sa dragon. Okay. So, ano yung feelings ng person mo na yan? Say mo yan. Cancer, Scorpio, Pisces. And what we have here is Emperor Aries. Diba? Titingnan ko pa yan kung ano yung nakasulat. Parang kasi ang liliit. Tapos Espanyol pa. No? Spanish. Taurus, Virgo, Capricorn. Aquarius. Gemini, Libra. And Aswang. Joke lang. Ano ba to? Same. The Magician. Gemini. Meron na. Virgo. The Sun. Leo. At, I don't know. What is this? Snake. Snake. May snake siya. May snake.
feelings ng person mo sa'yo ngayon. Ano ba ito? Queen of Pentacles. Actually, it's in reverse eh. Ano pa yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung feelings ng person mo na yun sa'yo ngayon? Dead. Ano, sasaktan, unstable. And para siyang mamatay inside. Para bang desperate siya, no? Dahil sa hiwalay kayo eh. And separation kayo with the Queen of Pentacles in reverse. Ano pa yung feelings ng person mo sa'yo yan? Ano ba to? Temperance. In reverse ba yan? Yeah, it's in reverse. In reverse yan, temperance. Hindi nga siya kalmado yung feeling siya, hindi relaxed, hindi healed. Para bang atat na ano, na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, na magkaroon ng rebirth sa inyong dalawa. Atat na upright yan o yung Ten of Cups. In reverse na to. Atat or nagmamadali ito. The Ten of Cups. Na makipaghiwalay. Na mabuwag yung pamilya. Nino? Pamilya niya. Sila ng asawa niya. Kung may asawa yan. Hindi eh. Na masira yung pamilya. Nino? Sa'yo? May pamilya ka? Sa'yo? Gusto niyo maghiwalay kayo ng asawa mo? Kung may asawa ka? Kung may karelasyon ka? May pagkamang kukulam talaga, no? Diba? Yun ang iniisip niya habang nag-iisip siya, parang may pagkademonyo pa rin siya. No? Oh? Kasi nasasaktan siya. Oh? Nagbago daw siya dahil sa'yo. Binago niya ang sarili niya ng dahil sa'yo. Pero hindi na yun gumagawa for sure. Hindi. Binago niya ang sarili niya ng dahil sa King of Pentacles. Para maging maswerte na siya sa kaperahan. Para maging stable na siya. Para maging secure na siya. Para maging masagana na yung income niya. Yung maging, kumbaga, ma-receive niya na yung mga blessings para maging abundant at maging komportable na yung buhay niya. See? Kaya tinigilan yun kasi malas nga talaga yung gawain niya. Baka pati yung pamilya niya ay nadadala sa kamalasan, sa mga pinagagawa niya. Gusto niya kasing maging abundant yung pasok ng pera sa kanya. Yung maging komportable yung buhay niya financially. Para maging secured na yung future niya, maging stable, ganyan. So, binago niya yung sarili niya. Hindi dahil sa iyo, ah, kundi dahil para maging maswerte siya sa kaperahan. Para i-bless naman siya. Para maging magaan yung pasok ng pera talaga sa kanya. So yan. Para maging magaan yung pasok ng blessing sa kanya.
May iba matanda na bago nagbago. Yung iba kahit matanda na, sige pa rin. Yeah. Mm. Pero yung nabiktima nila, kawawa. May sentensya pa rin yan. Lalo kung inggit yung dahilan. At kung pinagawa lang nila pati yan. Ay kung pinagawa sa kanila, binayaran sila. Talagang, tsaka kung inggit, no? Yan yung hindi makatwiran eh. Tsaka yung dahil lang sa nainis, inggit, yung mga ganyan. Dahil lang sa gusto ng siya yung pinakamataas. Yan yung mga, ano eh, parang narcissistic. Yung gusto siya yung pinakamataas. Na hindi naman bagay. Gusto niya yung siya yung titingilain. Ano ba yan? Ewan ko. Basta ganun, parang narcissistic ba? Yung mga ganun na bibilib sa kanya yung mga tao, sa kapulisan niya lang. Hindi naman sa kung ano yung abilidad niya. Yun ang abilidad niya, pangulam. Pangulam, abilidad ba yan? Hindi naman abilidad yan. Kayabangan lang yan. Pamperwisyo. Sin. So, kung meron kang karelasyon ngayon, lalo na kung nagsasama kayo, ang gusto niya maghiwalay kayong dalawa. Why? Or, gusto niya, kung wala ka mga asawa, ang gusto niya ay yung hindi ka maging contented sa buhay. Yung ganon. Yung hindi mo feel yung completeness. Yung a happy and a contented life. A peaceful life with a Ten of Cups energy. It's because, why? Bakit? Bakit daw? Bakit? Gusto niya ng new beginning with you. Ano ba itong nakasulat dito? Gusto niya mag-offer ng flower sa'yo. Gusto niya ng new beginning. So gusto niya atang matinik sa'yo. Matinik. Yung matinik mo ba? Ano pa? Ano ang dahilan niya? The dragon. Ano ba ito? The chariot. Para mapursu ka niya. Pag pinursu ka niya, magkakatuluyan kayong dalawa. Yung ganun. Para maging available ka na. Or para hindi na siya mahirapan pa. Na? Para makuha ka na niya agad. Ano ang iniisip ng taong yan sa iyo? Ano ba to? Three of Pentacles. Upright ba yan? Yeah, it's upright. Upright. I think, palang. Sige, upright na nga yan. Ang makipag-usap sa'yo. Ang mag-build ng something with you. Ano pa? Ano pa ang balak ng person na yan sa'yo? Anong balak niya? Ito lang. The Empress. Ang mapangasawa ka. Kasi Empress yan yun. Ang mapasakanya ka. Ano ang gusto sabihin ng dating mangkukulam na yan sa'yo? Ano ang gusto niya sabihin sa'yo ng dating ng person mo na yan?
Ano ba ito? Ten of Swords in Reverse. Ah, magsimula daw kayong muli. At ano pa? King of Wands. Ah, huntingin ka daw niya. Goal ka daw niya. Sobrang na-attract daw siya sa'yo. Gusto niya magsimula kayong muli, ha? Ah, naka-recover na daw siya sa nangyaring ending sa inyong dalawa, yung mga ganun. And ready na siya for a new beginning to pursue you. Nandun na yung ulit yung passion niya, yung fire, yung pagiging determined to conquer your heart, to take you, to pursue you, to get you, to have you. Ano pa yung gusto sabihin sa'yo ng person mo na yun? Ano ba ito? Ika lang. King of Swords in Reverse. Hindi daw niya mapigilan yung emosyon niya sa'yo. Yung damdamin niya. Hindi niya magawang maging cold ng forever sa'yo. Kasi in reverse naman ito yun. At ano pa? Ano pa ang gusto niyo sabihin sa inyong person mo na yun? Ay, mahal ka daw niya. Gagawin niyang lahat para sa'yo. In love daw siya sa'yo. Na-emotional daw siya sa'yo. Passionate daw siya sa'yo. Fire, fire, fire. No? Kasi may dragon, kaya nasabi kong passionate kasi it's parang bumubuga ng apo yun eh. No? So, eto na lamang guys, for collective reading. Sa mga kabuhan ko dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kaya sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-rationate sa reading nito.